Magandang araw mga bata, narito na naman tayo para sa ating panibagong aralin tungkol sa mga hamon sa nagsasariling bansa, aralin 7 sa Araling Panlipunan. Ang Ikatlong Republika ng Pilipinas. Si Seryo Osmeña ang nag-asikaso ng mga hakbang para sa kalayaan matapos ang digmaan. Siya ay nagtatag ng mga bagong departamento ng pamahalaan at binalik ang Kongreso ng Bansa. Nahalal na Pangulo ng Senado si Manuel Rojas at Speaker ng Kapulungan si Jose M. Zulueta. Ang Partido Liberal ay itinayo ni Rojas na bagong lapian bilang paghahanda niya sa kanyang ambisyong kumandidato bilang Pangulo sa susunod na halalan. Sina General Douglas MacArthur, Commissioner Paul V. McNutt, Ginang Aurora Aragon Quezon at mga inakusahang kolaborator ni Osmeña ay sila ang mga sumuporta kay Rojas. Noong 23 ng Abril 1946, naganap ang halalan at nanalo si Rojas bilang Pangulo at si Quirino ang pangalawang Pangulo. Noong Mayo 28, 1946, nanumpa ang dalawa bilang pinuno sa pamahalaang Commonwealth. Noong 4 ng Hulyo, 1946, ipinahayag ni Pangulong Hari Truman ang kasarinlan ng Pilipinas at pinasinayanan ang Ikatlong Republika ng Pilipinas. Si Commissioner MacNutt ang nagbasa ng pagpapahayag ng kalayaan. Dito ibinaba ang bandila ng Amerikano, tanda ng pagwawakas ng kolonyal na administrasyon ng Amerika. Naging makahulugan ng pagsilang ng bagong republika ng bansa sa dalawang bagay. Una, ang katuparan ng pangarap na kalayaan ng mga Pilipino. At ang pangalawa, tanda ng pagsilang ng unang republika sa Asia pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming mga suliranin ang hinarap ng bagong tatag na republika. Una narito ang suliraning pangkabuhayan. Maraming mga mamamayan ang nawala ng hanap buhay dahil sa digmaan. Maraming infrastruktura at linya sa komunikasyon at lupaing sakahan ang nasira. Ang sumunod naman ay suliraning pangkapayapaan. Maraming mga grupong kriminal ang gumambala sa kaayusan ng bansa. Si Luis Tarok ay kumandidato noon sa halalan bilang kinatawan ng Kongreso ngunit pinawalang bisa sa salang pandaraya. Ang totoong dahilan nito ay ang pagtutol niya sa parity rights. Ito ang kanyang naging simula ng kanyang panggigerilya laban sa pamahalaan. Ang pangatlo ay suliraning pangkultura. Dahil sa naganap na digmaan ay naparalisa ang sistemang edukasyon dahil 80% ng paaralan ang nawasak. Dahil sa pananakop ng mga dayuhan ay nalimot ng mga Pilipino ang katutubong kultura at sariling wika. Tinangkilik ang mga bagay mula sa ibang bansa. Umiral ang kaisipang kolonyal. Matagumpay na naipalaganap ng mga Amerikano ang wikang Ingles sa bansa. Kaya maraming mga Pilipino ang sumulat ng panitikan sa Ingles. Humanga ang mga Pilipino sa pamumuhay ng mga Amerikano. Dahil sa kasanayan sa pagsasalita sa wikang Ingles ay naging sukatan sa pag-angat sa buhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Amerikano. Maraming salamat mga bata sa pakikinig hanggang sa muli ng ating klase. Paalam!